What's up guys? Good afternoon. Gusto ko lamang po sanang gumawa ng isang content ng vlog na to dahil gusto kong i-express ang aking pasasalamat sapagkat first time namin naranasan, honestly, lalo na nung aking parents, yung sitwasyon na naganap ngayon, no? Dahil guys, kanina lang ay nag-post ako sa social media na binabati ko yung aking father sa kanyang ika-75th birthday. Ano po? Birthday sa ng aking tatay, Pastor Ben Bautista. Ipinost ko sapagkat gusto ko lang naman i-express yung aking pagbati sa kanya dahil wala ako doon sa kanila. Medyo malayo ako ngayon sa kanila kaya hindi ako nakapunta. Pero binati ko siya sa social media, sa Facebook. At nilagay ko siya sa aking ID, no? Pero natutuwa ako sapagkat napakadaming bumati sa kanya. At may mga ilang mga kaibigan na politician na bumati rin sa kanya. At ang nakatutuwa, hindi ko akalain na nung nag-post ako, ay may nag-chat sa akin, may nag-PM sa akin. Walang iba, sabihin ko sa inyo, yung ating kaibigan, kumpare, ano, na ang ating Vice Mayor, Atty. Melvin Pascual. Yan, napaka... ano to eh, mahusay. Sapagkat, kung inyong makikita, sabi ko nga, ang fairness, ano, tinitingnan ko si Atty. Pascual, si Mayor, Vice Mayor. Talagang, sabi ko nga, iba ang pagkatao niya. Kakaiba. Maliban sa napaka-humble ay talagang nakita ko rin na malapit siya sa mga tao, ano. Gaya po, ngayon lang, I experience it. Just imagine, ano, nag-PM sa akin, sabi sa akin, pare, anong tunay na pangalan ng tatay mo at saan sila nakatira? So, nagulat ako. Alam ko na yon, alam ko na kung bakit yung tinatanong. So, what I did is, i-reply ko siya at sinabi ko sa kanya, ito ang tunay na pangalan ng tatay ko. Tapos, in-sketch ko, hindi ko alam na pero may naramdaman ako na gagawin niya. Kaya natutuwa ako sapagkat mga 15 minutes pa lang nag-PM sa akin yung aking pamangkin na si Marites, ano? Nagulat ako, sabi ko, ano yan? Sabi ko, nagpadala ng cake yung ating Vice Mayor, si Paring Melvin. Paring Melvin, maraming salamat. Actually, it is not the cake, ano? Hindi yung cake ho ang mahalaga dun eh. Yung cake na pinadala mo, to be honest, yung tatay ko, na-touch. Kung baga sa naman, parang naramdaman niya na malapit ka sa tao. At bagamat hindi mo makakilala talaga ng personal, pero simply because constituent mo siya, at isa siya sa mga, isa siyang kapayano, salamat sapagkat yung pagpapadala mo na yon ay malaking bagay yon. Naramdaman niya na yung pagiging malapit mo sa mga tao. So sabi nga niya, tuwa siya sapagkat nagpadala doon sa kanya si Vice Mayor na cake. Mamaya, dadalaan ko, pupuntahan ko yung tatay ko at makipagkwento ako sa kanya. So again, Vice, ano, maraming salamat po sa iyong ginawa na pagpapadala ng cake sa aking tatay. First time naming naranasa kasi yan at first time na naranasa ng tatay ko na bigyan ng cake na ganyan pagka-birthday niya galing sa iyo, ano. So, I pray na patuloy mo lang yung ginagawa, pagtulong sa kapwa. Of course, nakikita ko na hindi lang sa panahon ng eleksyon, ikaw ay tumutulong. Kaya, alam mo na, ikaw ang saka lang, ano, Vice Mayor, Attorney Melvin Pascual, and of course, kay Dr. Marilu. Salamat din sapagkat itong mag-asawang ito ay mga action, ano to. Kumbaga sa ano ay mabilis umaksyon. Naalala ko lang, may mga pangyayari na nangailangan kami ng tulong sa doktor. Tumawag lang kami kay doktora, ay nag-respond agad sila. Kaya napakabilis ng aksyon, napakadaling lapitan. Guys, it is not for anything. Hindi ko ako nabibili ng cake. Hindi ko dahil sa cake. Pero nakikita ko kasi na-observe yung kanyang performance, ano, as Vice Mayor, not only as Vice Mayor, kundi bilang isang tao. But, hindi pa mag-election, napakatagal ng panahon, pag nagkikita kami dyan sa Irenea, eh, bati ng bati yan. Pare, di ba? Good morning, pare. Nakikita ko yung pagiging malapit niya sa tao. So, guys, maraming salamat to eh, Vice Mayor, Attorney Melvin Pascual, pare. Nabuhay ka, hindi nga ngayong may bahay, at patuloy na mag-iingat, keep safe and stay healthy, ano? Alam na ngayon, medyo alam kong puspusa na ang
kampanyahan. So mabuhay ka, and God bless you, Vice Mayor, Attorney Melvin Pascual.